kotse ba? Feel kotse na. Ano, tara, tara. Ano, kape, kape. Ano? Ayan. Uy, shoot na pala. Alam nyo kami dito sa Feel Kotse, pag walang shoot, nagpapakitaan kami ng mga, alam mo na, gustong sasakyan. Teka, Dick. Parang wala sa karakter ko yan. Pero ito, yan. Pero minsan, nagiging specific ang usapan at kailan lang napunta kami sa car features. Kasi nga naman, yung mga bagay na inimagine lang namin dati, totoo na ngayon at nasa attainable price point pa. Ini-imagine ko dati yung chicks na ano eh, nasa price point na rin eh. Pwede, pwede. O ngayon, may push start button na kahit ang Toyota Wigo. Power folding side mirrors pa. Tapos ang Geely M Grand meron ng electronic parking brake with auto brake hold. Sobrang ginhawa niyan pag stop and go traffic. Mga ganitong bagay ang napansin namin, kaya naisip namin, ano pa ba ang pwede nating pangarapin sa mga susunod na generation ng sasakyan? I'm your host Stanley Chi and this is the top list of features we want to see in future cars. Like this video just like how you like me at mag-subscribe na rin sa aming channel. Bare months na hindi pa rin kayo subscriber. Nako, magbagong buhay na kayo. Okay, so ang first few items natin sa listahan na ito ay glass related. Ito kasi talaga ang isa sa mga areas ng sasakyan na kailangan ng matinding innovation pa. Unahin na natin ang side glass dahil maulan ngayon. Ang side mirrors kasi ng mga mas mahal na sasakyan, may heating function yan para makabawas ng basa. Ang problema is madalas pag malakas na ang ambon, hindi na sapat yan dahil yung side glass na mismo ng pinto ang malabo dahil sa raindrops. Oo, may technique na ibaba mo ng konti at iangat ulit para mabawasan ang watermarks pero lalabo pa rin eh pag nabasa na ulit. So sana may some kind of subtle wiper sa area na ito, pati na rin sa side mirror para kahit malakas ang ulan, makikita natin ang nasa likod at gilid natin. Susunod naman ang rear glass wiper for sedans. May mga tao kasi na gusto ng sedan pero dahil wala itong wiper sa likod, magsesettle sila for the hatchback kahit hindi talaga yun ang gusto nila. Malaking bagay kasi ito sa visibility kaso again, pag maulan, wala nang makita sa likod. Titingin ka sa side mirrors mo eh, nasabi ko nga kanina, malabo rin. Isipin mo, naglalakad ka pero hindi ka pwedeng lumingon sa likod. Hindi mo alam kung may babangga na sa'yo or kung ano paman. Hindi kasi yan nilalagyan dahil sa airflow. Nakakasagabal kasi siya sa aerodynamics at pag ginamit mo naman habang umaandar, masyadong malakas ang resistance na lalabanan niya. Kaya sana, mahanapan ng engineers ng paraan para magka-wiper dito sa likod ng mga sedan. Sa windshield naman, sana magkaroon ito ng auto-dimming elements. Wala eh, ang daming naka-high beam sa gabi kahit na congested roads naman. Mga timawa! So ano, tayo at mga car brands na lang mag-a-adjust? Ang gagawin nito is parang sa auto-dimming rearview mirrors. Pag tinamaan ng malakas na ilaw, didilim yung windshield mo. Pero this time, dahil windshield siya, hindi didilim ng kabuuan. Yung side na lang ng driver dahil doon naman usually ang tama. Para malinaw mo pa din makita ang daan sa harap mo. O, diba? Ganda ng ganun. Or kung pwede, photoreactive para mag-dim yung sa side mo at the same time, ibabato pabalik ng windshield yung ilaw ng mas malakas pa dun sa source. Kape, kape, kape. Yan ang mga 80s na humor, yung mga bubuga mo ng tubig, gano'n yan. At sa usaping windshield pa rin, mas madali ito. Sana magkaroon ng transition windshields in the future. Nauso na ito sa mga eyeglass eh. Basically, pag maaraw, didilim siya para hindi ka masilaw. Sa gabi naman, clear siya para makita mo ang bagay-bagay. Makabawas din ito ng init pag tanghali habang nagmamaneho ka. At hindi mo kailangan liitan ng mata mo na tulad sa akin para makakita dahil naiwan mo yung shades mo.
Sunod naman, sana magkaroon ng better animal repellent ang ating mga sasakyan. Ito ay para hindi na mapasukan ng pusa ang engine bay lalo na pag cold weather dito sa atin. Saka yung wire sana covered ng mas matibay na material para kahit dagain, eh hindi sila magwawagi. Last sa ating listahan ay ang selective noise cancellation. Actually, may active noise cancellation na ang ibang sasakyan para ang mga nasa loob ng cabin ay hindi na masyado naririnig ang mga nasa labas. Pero dito sa selective noise cancellation, ang mangyayari ay sana hindi na marinig ng mga nasa front row ang mga nasa second row. Very useful ito, lalo na kung maingay ang mga anak mo or may kasabay ka na mga maingay sa sasakyan tapos kayo ng asawa mo sa harap, eh hindi naman kasali sa usapan, di ba? May sarili-sarili silang moment. And that's it for the video of the features we want to see in future cars. Kayo ba? Anong naiisip ninyo? I-comment nyo lang sa baba at malay nyo. Baka magka-part 2 pa ito, di ba? I'll see you in the next video. I'm your host, Stanley Ching, yung senpai ng tubuhan, na nagpapaalala sa inyo na i-follow ako sa aking mga social media accounts. Kompleto ko nyan. At syempre, makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Makinig, mag-subscribe at sumali sa aking Discord group. Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philkotche. Bye-bye! Ayan, kailangan ko ng kape. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotche na!